magkasakit tayo, matutulungan kaya tayo ng gobyerno pambili ng mga pagkain natin, pambayad sa upa sa bahay, pambayad sa mga utang natin. Today, gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano ang ginagawa ng gobyerno dito sa Canada tungkol sa mga ganyang issue. Hayop ka, COVID! Hayop ka, COVID! Magtambay ka sa bahay kung ayaw mo pang mamatay. Kahit nakakaumay, tigas naman ang iyong buhay. Kung wala nang makain, malunggay ay lutuin. O kito pang palusog sa gila mong ito. Hayop ka, COVID. So guys, good morning. Meron akong doctor's appointment today dahil meron akong acid reflux. Mga may acid reflux dyan, I know what you feel guys. This is hard. Okay guys, punta muna ako sa loob para makita yung doctor. A little longer than a few minutes later. Hey guys, we're done. May bagong pills na binigay sa akin yung doktor. Pinakita ko sa kanya itong sa kamay ko. At ang tawag nga dito ay ganglion. At sinasuggest niya na makipagkita ako sa isang surgeon. So on this Friday, tatawag ako dun sa surgeon. Para ang gagawin, ayan, drenowingan niya. Iiwain niya to at lalagyan ng stitch. Tatlong stitch. Hindi naman daw yan nakaka-apekto, hindi naman yan cyst, hindi naman yan cancer. Pero, naiirita daw ako, pwedeng patanggal namin. Pero kung hindi naman, pwedeng dyan na lang yan. Kaya lang, mag-i-stay yan forever. Ang problema ko sa aking acid reflux, ay pwedeng mag-stay daw to forever. Kailangan daw, within 2 weeks, mawala to dun sa pills. Or else, babalik ako sa kanila or tatawagan ko sila para ischedule ako na titignan, lalagyan ng camera yung loob ng aking throat, pababa sa stomach, titignan nila kung anong nangyayari sa loob. Bakit ko nararamdaman to, di ba? Mga boys! Boys and girls, what's up guys? What's up? How you doing back there? Oh, let's go! Let's get a load over there! Yeah. I don't get a full load, guys. So I will try to get a top up dun sa kabilang bin para magka full load ako. Good afternoon. Loaded hog truck coming through. Okay. Thank you. You're good to go through. Malamig na guys, plus 12 na yun. Oh yeah, that's right. Sorry, we got, make that tan. Okay, tignan natin kung may makuha akong load dun sa isang bin para i-top up dito at makalis na. Okay lang maghintay kung mga huling load na, pero pagka ganitong umpisa, gusto ko sana magkaroon kaagad ako ng load eh. Holy boy, walang laman. Holy moly moly moly. Ruben, you on here? Yes, Cody. You plan on taking my shaving? No, I thought there's a sawdust here because this morning there is a sawdust. Oh. Yeah, I only got half load from Hog. I don't know if there's anything in there. Nope, looks empty. Man, there's one hole of shavings up there. Right on, just about a full load. Okay, so wala akong nakuha ng load. So, balik tayo dun sa hog bin at maghihintay na lang. Kapag gantong malamig na, lagi akong inaantok. Antok na antok ako palagi. Slow down sila, my man!
We have to wait. Sorry, what number? 3, please. 3, okay. You want me to come now or? Anytime, I'm in 2, so it's all good. Copy that. Coming in now. Hayop ka, COVID! Hayop ka, COVID! Magtambay ka sa bahay ko. Well, I can't see where I'm going, guys. It's so dark inside the barn. Okay, good job. I'm on the right spot now. Buti na lang yung boots ko. Bukod sa waterproof siya, sealed siya talaga. So walang papasok na tubig o kahit na anumang elements, no? Kahit tumapak ako sa putik, walang papasok sa loob ng sapatos ko. So kasi, lumusong ako dun sa mga shavings. Lubog yung paa ko. Lumubog ako dun sa mga shavings. Pero walang pumasok sa loob ng sapatos ko. Yun nga, yun ang kagandaan sa boots na to, eh. Sealed. Sealed siya. Bagong dating ka dito sa Canada, mandatory na pupunta kayo sa government building para mag-apply ng inyong medical insurance card. Ngayon, sa buong probinsya ng Canada, libre na ang medical insurance card. Nung bago akong dating dito, 2011, nagbabayad ako ng insurance card ko every month for na halos $60. Unlimited siya. Magpa-check up ka, magpa-laboratory ka, emergency, pakita mo lang yon. Lahat, wala kang babayaran. Ma-confine ka sa hospital, wala kang babayaran. Ma-opera ka, or kahit ano. Yun ang kagandahan dito sa Canada na ginagawa rin sa ibang parte ng mga bansa. Kapag ka dumating ka dito sa Canada na foreign, tourist visa, hindi ka covered sa ganyan. Kailangan mong bumili ng travel insurance. Kasi kapag ka nagpa-medical ka rito na wala kang insurance, wala kang medical card, ay naku boy, napakamahal, napakalaki ng babayaran mo. I hope sa Pilipinas magkaroon tayo ng ganyang sistema sa medical, ano? Para hindi tayo kakabakaba, no? Kasi mahal din eh, ma-hospital ka sa Pilipinas, magpa-check up kang, mahal-mahal. Andyan lang yung clinic, hindi pa kami makapagpa-check up dahil nga sa walang pampa-check up, walang pambili ng gamot. Pero dito naman, pagka bumili ka ng gamot, hindi siya covered ng medical insurance. So kapag ka nagtrabaho ka sa mga kumpanya, katulad ko, dito sa pinagtatrabahuan ko, covered yung gamot, ano? So pagka bumili ako ng gamot, 80% off. Tapos dental, hindi din covered yung dental dito sa medical. Iba yung dental. So pag nagpa-dental ka rito, babayaran mo yun lahat. Unless meron ka nung dental benefits sa kumpanya mo. 80% tatanggalin nila, yung 20% lang babayaran ko. Which is good, di ba? Naalala ko yung dati kong kumpanya, 100%. Lagi ako nagpapaayos ng ngipin eh, 100% eh. Sungkitong ngipin ko pero ginawa nila, wala akong binayaran. Pag nanganak ka rito, wala ka rin babayaran. Pati yung room, admission, wala kang babayaran. Libre lahat. Diba? Kung isisisarihan ka, wala kang babayaran. Eh pero, ganun pa man, nakakatakot pa rin magkasakit. Kaya alagaan pa rin natin yung sarili natin. Kasi ang mahal. Mahal ma-hospital. Tapos kapag nag-leave ka pa ng maternity leave mo, meron ka pa rin makukuha sa government. Kaya thank you sa government ng Canada at may ganun silang sistema. Malaking tulong. I'm doing good, man. Thank you. How about you? Oh, I'm doing good. You're so happy today because it's Friday, eh? Always nice. Nung ako nagtatrabaho sa Pilipinas, hindi ko naranasan magpa-check up eh. Kasi awa ng Diyos. Mga ubo-ubo sipon lang nararamdaman ko. Konting lagnat. Pagka nagkakasakit, kahit simpleng ubo-sipon lang,
Diba, kukuha lang ng ampalaya dyan, dudurugin. O kaya, maglalaga ng luya, ng bawang. Ay, kumbaga, sariling ano na lang tayo, paraan para gumaling eh. Para gamutin yung sarili natin eh. Pero ngayon, nagbe-breakdown na yung katawan ko eh. Dati kaya ko pang kumain ng marami. Kaya ko pang kumain ng tatlong refill ng kanin. Ngayon, di na pwede. Dati, sige, laklak, magpakalasing. Ngayon, kahit isang bote ng beer, hindi na kaya ng katawan ko. Bawal. Paborito pa naman yung mga maanghang, pero ngayon, pinagbabawal na. Ang dilema, no? Dito ako sa power plant, nag-unload. And yan nga, nakita nyo, madilim. Pero ito, may binigay sa akin yung kapatid ko na pang-vlog. Ilaw, pang-vlog daw. Try natin, guys. Kulay pink nga lang siya, pero let's see. Okay. Let's see how it works. Does it works very well? Can you see me now? Thank you kay sister. Sa binigay niyang ilaw na yan, mukhang cute. Mukhang gumagana naman. So, yun nga guys, ano? Sa mga meron diyang sakit na GERD o yung acid reflux, tulungan nyo naman ako kung ano ang ginawa nyo para gumaling. Kung may mga remedies ba kayong ginawa, may mga ininom ba kayong gamot. Hey guys, nakita nyo yan, ano? Madilim, madilim ang paligid. Pero check it out, bubuksan natin yung ilaw. Yan. Kamusta? Nakikita nyo ba akong mabuti? Kung nakikita nyo, napakadilim ng paligid. Wala kang halos makita sa sobrang dilim, ano? Nandito ako sa yard ng boss ko, yung tinatawag nilang bark yard. At ako ay mag-unload dito ng waste wood. So, itong gamit kong ilaw, hindi ito yung ilaw na binigay sa akin ng kapatid ko, yung kaninang gamit natin. Iba naman to. Ito naman yung ilaw na binili ko sa Amazon. So, gusto ko lang siyang i-try. Testing natin kung okay siya. Takot dito, no? Baka mamaya biglang may lumitaw na bear. So, kung nakikita nyo guys, may bundok dito ng waste wood. At dito ko siya idadump. Ayan, kung nakikita nyo yung laman ng mga waste wood, dadump natin siya rito. Hindi ko nabubuksan yung pinto. Dahil wala naman akong kukuhaning ibang load, so ayan lang natin siyang magganan. Okay guys, sana maliwanag, no? Sana okay siya. Testing natin, ha? So guys, maaaring nagtataka kayo bakit nagche-check ako ng lights. Ito ay dahil mag-winter season na at kukunti na yung araw ko sa gabi. Kasi kapag summer dito, kaya nakikita nyo na maliwanag dun sa mga vlog ko. Kasi yung summer, hanggang 10 o'clock ng gabi, maliwanag. Eh, panggabi ako guys, so hanggang 10 o'clock, maliwanag pa. Nakakapag-vlog pa ako kahit mga alas 9, alas 8. Maganda pa yung sikat ng araw para sa akin. Kaya maganda pa yung mag-vlog, maliwanag pa, nakikita nyo pala. Pero ngayong winter, mag-i-start pa lang ako ng work, nagdidilim na, kaya wala na ako ganong liwanag sa gabi. Eh, ayoko namang ihinto yung pag-vlog ko sa inyo. Kaya ito, gumagawa ako ng paraan para magkaroon tayo ng lights. I-testing ako ng mga lights na nakuha ko sa Amazon tsaka yung binigay na aking kapatid. So, yun lang yung dahilan guys. Anyway, thank you very much for supporting us, man. Salamat sa lahat ng nag-subscribe, sa lahat ng mga nagbigay ng likes. Thank you very much guys. And I wish you all the best. God bless you all. See you on the next one. Ciao!
Hayop ka, COVID. Hayop ka, COVID.